Hi guys, welcome sa Sip na yan. So in this video ay magsosolve na naman tayo ng isang problem, no? So yung problem na to ay galing sa MMC 2018, grade 10 division and division level, and do or die ito, no? So yung do or die, ginagawa yan pag may nag-tie, no? Tapos hindi siya ma-break ng tiebreaker. So yung do or die ginagawa dyan ay nagsosolve yung mga estudyante ng problem, at kung sino makauna ng tama, yun yung panalo, no? Okay, so basahin natin. The expression 9 times 2018 squared plus 20,180 plus 4,040 is the square of what positive integer? Okay, so kung gusto nyong pag-isipan muna, pwede nyong i-pause yung video or pwede nyong iwanan and then come back later for the solution, no? Okay, so sana na-pause nyo yung video at na-solve din yun, no? Nang tama. So I think yung pinaka-hint natin dito to solve this problem is yung 2018, di ba? Kasi pero may 2018. So pwede natin i-rewrite yung expression as yung 9 times 2018 squared plus 20,180 plus 4,040 can be written as this can be written as 9 times 2018 squared plus 10 times 2018 plus 4,040. Okay, so at least pareho na tayong may 2018 sa both expressions, no? Alright, so ano napapansin nyo? May isang naka-square tsaka may isang 1 lang yung exponent, no? 218 to the first power. So anong napapansin nyo? Para siyang quadratic expression, di ba? So if we let x be, if we represent the if we represent 2018 by x, then the expression above can be written as, pwede na lang siguro natin equal dito, di ba? 9 times x squared, no? That's 9x squared plus 10x plus 4,040. So this is a hint already, no? Kung gusto nyo i-pause yung video at i-solve again on your own because of the hint, ay pwede nyo naman i-solve, no? Okay, so sana na-solve nyo. Now, meron tayong problema kasi hinahanap natin perfect square, di ba? Kasi naghahanap tayo ng number na pag ini-square natin equal to this number. Pero ngayon, dahil nag-introduce na tayo ng x, maghahanap na tayo ng expression, binomial expression, na pag ini-square natin ay 4,000. Ito yung sagot, no? 9x squared plus 10x plus 4,040. Pwede nyo pag-isipan. Okay, so sana napag-isipan nyo at na-pause ninyo. Ang problema natin dito ay ang 4,040 kasi hindi siya perfect square, no? So parang hirap pa maghanap ng square root, no? Hinanap natin yung number that if you square the number, it is equal to this number. So basically, we want to find the square root, no? And since ang x natin ay 2018, maybe, no? Pwede tayong magkumuha ng another x dito, no? So ang 4,040 is equal to 2018 times how many? Mukhang dalawa, di ba? Times 2. Ang 2018 times 2 is, that's 4,036, di ba? 4,036. So since 4,040 ito, plus 40 siya. No? Oh, sorry. Plus 4,040.
Ibig sabihin, yung 4,040 can be written as 2 times 2018 plus 4. And again, 2018 is equal to x. So, pwede natin isulat yan as 9x squared plus 10x plus 2x plus 4. Which is equal to 9x squared plus, pag kinumbayin ko na itong dalawang to, maging 12x plus 4. So, tingin nyo, perfect square na yan. Okay, so, pwede nating hulaan, no? Kasi perfect square ito, perfect square ito, baka nga naman, no? Magiging equal to 3x. Ano ang square root nito? That's 3x. Ang square root nito? Plus 2, di ba? So, 3x plus 2 times 3x plus 2. Okay, so ang hinahanap natin yung 3x plus 2. Diba? Kasi square root, parang in effect, kinukuha natin yung square root ng plus 4, di ba? So, kailangan i-make sure natin na ang middle term ay 12x para makasigurado tayo na yan nga ay hindi pa pala ito equal, di ba? Hindi pa natin natatry. So, parang meron pa tayong question mark dito, no? Is this equal, no? Equal ba siya dun sa previous? Ito ba ay equal dito? So that's a question, that's the question there. So 3x times 3x is 9x squared. And then 3x times 2 is 6x. Tapos 2 times 3x is 6x. And then 2 times 2 is 4 plus 4. So 9x squared plus 12x plus 4. Exacto, no? Which means nang hinahanap natin na expression ay 3x plus 2. So this is correct. This is equal to 3x plus 2 times 3x plus 2. Okay. And although pag in-square root natin yan, nagagamit tayo ng absolute value. Na, kasi in-square root mo ng something perfect square. Naalala niyo yung square root of a squared is equal to absolute value of a. No? Pero hindi na tayo dadaan dito. Factoring na lang, no? Para hindi na masyadong makomplicate yung ating solution. Ibig sabihin, ang hinahanap natin na expression ay 3x plus 2. At ang x natin, remember, ang x natin ay 2018. So, magiging 3 times 2018. Plus 2, that's equal to 4,036. Oh, no, not 4,036. That's 18 times 3 is 54, diba? Tapos 6,054 plus 2, which is equal to 6,056. So, ibig sabihin yung number, ang number na hinahanap natin dito ay ang positive integer na hinahanap natin ay 6,056. Ibig sabihin, pag in-square nyo ito, exacto siya. Pareho siya ng sagot dito sa expression na yan. So, pag in-add natin yung tatlong yan, pag in-square natin yung 2018, minultiply natin by 9, and then in-add natin sa 20,180, at pag in-add natin sa 4,040, pag pinlas natin lahat yan, equal siya pag in-square mo itong 6,056. So, hindi ko na yan i-verify, no? I'll leave that to you. But, of course, 6,056 is correct. Okay, maraming salamat. Sana may natutunan kayo dito sa ating maiksing tutorial video. I'll see you in the next video. And before ako mag-end, gusto ko yung invite sa ating YouTube channel, youtube.com/user/sipnanph. At syempre sa ating website, sipnanph.com. Baka type nyo i-like yung ating video, no, para tumaas yung ating ranking sa Google. See you in the next video.